What's up guys? So I just want to give you an update kung ano nangyari kagabi. So as of now, hindi tayo nakapag-trade kagabi nito. Okay, hindi tayo nakapag-trade nito kagabi due to some news, okay, influenced by news. So napakadumi ng market, napakagulo ng market, okay, kagabi. So isa lang yan eh, okay, isa lang yung nakikita ko dito. Mahirapan kayo makapag-trade dito. Actually ako, nakapag-trade ako kagabi dito, is nandito, okay. So let me show it to you. There you go. So wait lang, but first, study muna natin to. So ito yung NWAG natin kagabi. I'm aiming for this low, okay? Again, I'm aiming for this low. Nag-aim ako sana dito sa lows na to, okay? Nag-aim ako dito, okay, for that zone kasi nga I did see a liquidity grab, okay? Liquidity grab, but notice na hindi kinuha to, tama? So in that case, during those time, okay, during na pumasok yung time na yan, and then nakita ko na, punta tayo dito, okay, let's dissect this one on a lower time frame. Ito lang yung times na nakapag-trade ako kagabi, and it's very very choppy, okay. I didn't even want to be in this kind of environment, but I have no choice but to trade into because of the CB, okay. So as you can see here, I noticed some good fair value gap on the 5, something like that, on this one. And then, pagpasok natin ng 9:30, so let's take a look at the 9:30. There you go. Itong 9:30, ito lang yung na-trade ko. Okay? Ito lang yung na-trade ko. Hindi ako nakapag-trade pabunta hanggang dito. Why? Tingnan nyo. Liquidity grab or buy side liquidity taken. And now, forming of BC and CB. Okay? Or your fair value gap. There you go. So, ito lang yung moments na nakapag-trade ako for silver bullet natin on S&P 500, okay? And guess what guys, as time progress or as time pass by on a 1 minute chart, tingnan nyo this liquidity right around here, hanggang dito lang yung na-take profit ko dito sa lows na to, yan, hanggang dito lang ako. So nung na-trade ko to for this one, nung pumunta yung price natin right around here, I did take a trade, so possible nandito yung aking shorting nun at this moment or at this price range right around here due to spread. Okay, now I didn't even see the price went back to that NWAG because ayun nga yung ina-expect ko, diba, gusto kong pumunta dito yung price, and as the price move around here, syempre nagmumove ako ng stop loss or nagmumove ng trail stop. In that case guys, wala na ako dito, okay, tapos na ako dito pa lang sa unang touch, hindi ko na maximize ang profit ko right around hanggang dito sa lows na to and even in this lows na to. So what happened afterwards? So hanggang 11, take a look. There you go. Yan. Okay? I did expect something like this na mangyayari, pero hindi ko in-expect na hindi niya kukunin to. Okay? Hindi ko in-expect na hindi niya kukunin to. Why? Because of the news. Okay? News anticipation this coming week. Okay? So kung makikita ninyo yung Forex Factory na napakadami news na mangyayari. Okay? Napakadami ng news na mangyayari. So that is what you call the seek and destroy, okay? Nangyayari po ang seek and destroy during bago magkaroon ng maraming news folder. Naiintindihan? So as of now, we have Tuesday, today, Wednesday, tomorrow, Thursday, and then anong araw ba ngayon? So it's Tuesday, tama, Tuesday. So it's Tuesday, bukas, Thursday hanggang Friday. So we have full week ng news, and guess what, that's all red folder, and yeah, okay. So definitely that's a seek and destroy. So paano po yung seek and destroy, Sir Kim? Ibig sabihin yan, it won't go according to your plan, okay. Mas maganda iwasan nyo yung mga trades na like high probability, like yung mga matatagal na trade. Possible makakapag-trade lang kayo dito for short term, ibig sabihin scalping lang po, hindi kayo po pwede makapag-trade dito for swing trade katulad ng ginagawa nyo sa mga higher time frame, kasi nga this is seek and destroy profile, okay. So ibig sabihin this week will be seek and destroy, okay. Ituturo ko naman yung seek and destroy sa inyo in the next video para mas ma-anticipate natin or mas malaman ninyo kung paano natin may encounter or paano natin maka-counter to mga ganitong klaseng scenarios, okay, due to week. Now let's go here. Since I didn't even fail at trade silver bullet, still nandoon ng silver bullet, it's just hindi niya ako binigyan ng magandang handle or hindi niya ako pinatipi right around in this 50% level, and then the price went back up. Okay? So
Sir Kim, hindi ka na ba nag-check ng market after ng 11? Hindi na po. Okay, hindi na po ako nag-check. So, pero guess what, guys? Napakadaming ways para ma-trade tong afternoon session kasi nga it's a reversal. But again, hindi ko na kinayang i-trade yan. Why? Because I'm expecting a seek and destroy na mangyayari. So, tingnan nyo. They are seeking for momentum and they are destroying all their paces because they are thinking na it will aim right around here and then destroy their paces right around here. It didn't go according to their plan. Now, take a look at this market zone right around here on a 15 minutes, okay? On the 15 minutes chart, right around in this line, right around here. Ano ba yung tinuro ko sa inyo in that line? So, if you go to the weekly time frame, yung sinabi ko sa inyo sa YouTube video, that's a CB. Okay? Do you still remember that one? That's a CB. So, now, tinamaan natin yung CB. Then, what's next? I want to see it what? Respect that CB or went back below that 50% row, 50% range. And guess what? Babalikan na natin yung NWOG na yon. This coming news effect or this coming news, possible yun yung possible ko nakikita mangyari throughout this week or through, hanggang Friday. Okay? So that's what I'm talking about and that's what I'm, you know, expecting na possible na mangyari. Okay? Now, after this one, okay, you'll see the effect of CB, okay, right around here at 50% level, very random places, I don't think so. So, it will be NWOG to NWOG. That's why makikita nyo ako nag-tweet kagabi. NWOG to NWOG 14 hours ago, nag-tweet ako niyan, NWOG to NWOG. So, I'm expecting it to go down after natin ma-hit yung 50% level ng CB natin. I just want to go up. Pwede pa tong umakyat, okay? Pwede siyang umakyat hanggang dito sa zones na to. Hanggang dito lang, okay? Hanggang dyan sa zones na yan. Pero after that one, then definitely hindi ko na gusto pa makita tumaas yan somewhere around dito kasi ibang usapan na yan, okay? So gusto ko na lang mangyari is today, today's candle, gusto ko mag-close yan below netong 50% level na to. I want to see the wicks do the damage and the body tells that story. Gusto ko mangyari yun dito. Gusto ko umangat yung candle and then the body tells the story. Okay? So, yun lang yung possible na gusto ko makita dito sa movement natin for S&P 500. Now, Sir Kim, review naman tayo sa nangyari kagabi. Okay? So, since papunta na tayo sa silver bullet, Sir Kim, please explain to us kung paano i-trade or kung paano mo na-trade itong S&P 500 kagabi. So, again, obvious run into a liquidity. It's always there. Lagi naman nandoon yan. It's just hindi lang ako binigyan nito ng target hanggang dito. Which is perfect pa rin naman kung tutuusin. Okay pa rin naman yung trade. It's just hindi lang niya binigay yung pinaka-actual ways kung paano ko itipi ang silver bullet. Which is it consists, it will give me 5 handles. So hanggang dito sana yan sa CE. Okay? Or sa consequent encouragement netong NWOG natin. But again, hindi siya bumalik doon. So kung titingnan niyo siya sa higher time frame, makikita niyo it leaves a gap in there. There you go. Itong gap na to, hindi pa nami-mitigate. Okay? So, ano sa tingin mo mangyayari? Diba? So, after it respected this CE sa CB, or sa, sell side imbalance and buy side inefficiency, I want to see the price go back to this one. That's why nag-tweet ako ng kagabi na NWOG to NWOG. Okay? So, I want to see it go back inside of that NWOG this coming week. Okay? This coming week. I'm not saying that tomorrow mangyayari yan or mamaya. It's just, this week, possible makikita nyo yung price bumalik sa NWOG na to. Massively. Okay? Massively. So, Sir Kim, are you expecting it to go down below hanggang dito? Yes. Okay? Hanggang 4284? Yes, I can expect the movement to go back down hanggang dyan sa zones na yan. Okay? So, why? Because on the weekly chart, nandiyan po ang ating volume imbalance. Somewhere around dyan. So, I want to see it, the price go back there and push the price higher to the upside. Okay? And once na mangyari yun, guys, it's an all-time high. Okay? It's an all-time high for S&P 500. Okay? We're going to be all-time high for S&P 500 once na mangyari yun. Okay? So, bakit kaya ganito yung nangyari sa market natin? Bakit kaya ganito? So, kung makikita nyo, ipupunta kayo sa calendar natin. I don't know bakit nawawala ang aking calendar dito. So, ipupunta kayo sa calendar ninyo. There you go. Kung pupunta kayo sa calendar ninyo, papunta na tayo ng month of August and bear months. Okay, papunta na tayo doon sa months na yon. So, I'm expecting a little bit of downside bago tayo pumunta na or pumasok sa bear months. Kasi yung August, ito ini-expect ko downside. July, downside. Downside. Okay, I'm expecting it to go downside.
So, yun lang yung na-expect ko. Gusto ko bumalik pa siya hanggang dito sa Sunos. Again, na this is a weekly time frame. Consists of weekly time frame. Sa isang buwan, ilang weeks ang meron, you count. Okay? So, we need at least 5 to 6 candlesticks right around in these zones to go back hanggang dito sa zones na to or even in these zones lang. Okay? And push the price higher. Yun lang. Okay? So, this is just my reviewer for you guys kung ano nangyari last night. So, in this case, tignan natin, balikan muna natin yung S&P 500 natin on a lower chart. There you go. Ayan. So, at the moment na nag-shorting position or nakapag-short ako somewhere around in these zones, sorry, ayan. So, we are wondering nung time na yon, okay? So, again, the moment na, mabilis kasi ito eh, napakabilis ng pangyayari dito, so that's why nagkaroon tayo ng spread. So, there you go, as long as na short ko somewhere, tignan nyo yung order block dito, or yung opening ng candle, it didn't even make a straight line here, or the opening straight here. Nagkaroon tayo ng imbalance. Okay? So, in that case, I did place my stop loss right around here. My take profit will be here. Ayan ang plano ko, guys. This is my plan. Pero ano nangyari? Didn't even go beyond here. So, in that case, as the price progress, right around here, as I remember, there you go. As the price go lower and lower, ito, at the moment na nakita ko to, I'm expecting, oh shit, there's a order block here. So, possible, may stop loss, pwede na ako mag-move right around hanggang dito, or mag-break even na ako. Kasi nga, baka pag binasag niya to, tumaas na to na sobra. So, that's what I'm expecting. Pero, at the moment that the price went through that zone, palang dyan sa area na yan, nag-stops na ako nung pangalawang candle. Ayan. Yung pangalawang candle, I did my place, my stop loss, di ba? Ang stop loss natin nandito dito, right around here. Ayan. I did my place on this zone. Kasi I'm expecting it to go below hanggang dito. Okay? And guess what? Poop. I'm out. So, in that case, clear, TP, or trail stop. So, in that case, guys, still profitable. Okay? Still profit. Okay, kaso nga lang, ano, profit ko lang nun is $78, napakaliit lang nun, okay, kung tutuusin, okay, para sa inyo siguro malaki na yon, pero sa akin maliit yon, okay, $78 profit lang yung nakuha ko dito, rather than at least 150 something, okay, sayang. Pero anyways, it works, okay, nagana siya, it's just hindi niya lang kukunin, or hindi niya lang tatamaan yung mga expectancy mo, or yung expected price range mo. Bakit? Due to news. Tandaan nyo, due to news. Ganun ang mangyayari. Kahit na hindi pa lumalabas yung news, kahit na hindi pa mismo yung araw ngayon, yung news, still nakaka-apekto yun kasi nga, people are trying to get ready. They are trying to save money para dun mismo sa araw na yun. Isipin mo na lang parang may darating na bagyo, tas may mga pagkain ka na dyan. Uubusin mo na ba yan? Wala pang bagyo? Syempre hindi. I-reserve mo yan. Same exacting dito. Okay? Ganun na nangyari during seek and destroy. And now, kung hindi ka nag-trail stop o hindi ka marunong gumamit ng kung paano ako mag-trail stop or whatsoever, then tignan mo mangyayari sa position mo. Went back negative ka ulit. And then guess what? Kung hindi ka marunong makontento, kung gusto mo talaga i-hold yung position mo, kasi nga, ma-pride ka, di ba? Ma-pride ka, gusto mo lahat, tipi-tipi. Tignan mo mangyayari sa position mo. By the end of the day, you'll always be... You'll always be liquidated. Yan. Itong momentum na to, changing momentum na to, kung tutuusin. And guess what? Kung lalagyan nyo siya ng... Actually, nung times na to, gusto ko pa atang i-trade to eh. I believe, nung nandito, gusto ko pa i-trade to. Kasi nga, nagbe-break up structure tayo dito. So, gusto ko, tingnan nyo, break up structure dito. And same exacting dito, nagbe-break up structure. So, sabi ko, oh shit, baka mamaya mag-low to. It's just hindi lang yung high probability setup ko. Hindi lang siya yung talagang magandang setup, pero babagsak to. Pero tingnan nyo naman nangyari, hindi ko hinayaan na ma-influensyahan ako ng fear and greed sa trade ko. And guess what? Ayun ang mangyayari sa position ninyo once na gusto ninyong i-hold ang positions ninyo. Okay? So, again...
Our next topic will be fixing your emotions when it comes to the market. Kailangan meron kayo nun as much as possible. So, yeah, okay. This is just a reviewer kung ano yung nangyari ngayon. Hindi ako Diyos. Okay? I'm not God when it comes to trading. Still, hindi din halos araw-araw TP hit. Okay? Pero kung makikita nyo dito, hindi ako natatalo. Okay? It's just, hindi lang tumatama sa ating expectancy due to your seek and destroy. Okay? Seek and destroy. Once na malaman nyo yung seek and destroy, then definitely it will make sense sa inyo. Pero just give me some time para naman maituro ko muna sa inyo yung mga importante bago tayo pumunta doon. Why? Kasi hindi nyo rin maiintindihan nyo once na wala kayo ng mga simple setup na meron nakakailanganin nyo when it comes to seek and destroy. Again, pwede ko na maituro sa inyo yung seek and destroy agad-agad. It's just, hindi nyo lang maiintindihan kasi nga may ibang concept na ginagamit. Okay? So, I guess that's pretty much it. I'll be seeing you guys in the next video. Peace out.